Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is October 6, 2021, mga kaibigan. Please do like, share, and subscribe. Okay, meron tayong subscribe button dyan sa baba. Paki-like na po itong video na to. Paki-share po ito sa inyong mga kaibigan. At paki-share din po yung ating mga replays dahil nakakatulong po yan na lumawak ang ating reach. Share na lang din po yung ating video. Ito pong nangyari, no? So, kanina, nabalitaan nyo ba to? Yung text na yan. Emergency alert. Malamang nabalitaan nyo kasi nasa diary na yan kanina, eh. Tsaka nasa balita na yan. Mga kaibigan, nagkaroon daw ng emergency alert sa mga taong nasa loob ng... Sa mga taong nasa PICC. So, not, di pala PICC yun. So, Sofitel. Sa mga tao nandoon, kung saan nagpa-file lang COC, yung mga tao, yung mga politiko, nakakuha sila ng ganitong text alert. Ang sabi, buong-buo ang malaasakit. Spelling pa lang, alam mo nang hindi galing kay BBM to eh. Buong-buo ang malaasakit sa bansa. Buong buhay ang maialay sa taong bayan. Bagong bukas na masagana para sa bansa. Babangon muli ang Pilipinas. Sign ng victory. BBM sa bansa, BBM sa taong bayan, BBM sa masa, BBM Pilipinas, hashtag BBM 2020. Basic naman to, mga kaibigan. Di ba po kanina pinag-usapan natin yung sinasabi po ni si Enquirer po nagbalita nito. Anyway, bago po mag-react dyan, no, babasahin ko muna yung balita. Ang sabi, ill-gotten airwaves, sabi ni Colmenares. Colmenares wants Marcos liable if he's behind emergency alerts hijack. Uy, liable agad. At may Marcos agad, ha? May Marcos agad. Basahin natin sinabi ni Colmenares. Sabi niya to, if Marcos indeed hijacked the airwaves to campaign, then their greed to return to Malacanang by hook or by crook should be really stopped. Sabi ni Colmenares, kung totoo ito, di lang ill-gotten wealth ang kaso, ill-gotten airwaves din pala. Wow, well, meron palang kasong ganun. Ill-gotten airwaves. Ngayon ko lang nalaman yan. Maraming po salamat sa 4,303 na nandito po ngayon sa ating live. Ngayon ito nakakatawa, mga kaibigan. Colmenares was the principal author of the Republic Act number 10639, which required the NTC and the RRMC and telecom companies to issue text alerts during times of disasters and calamities. Ayan, sabi pa ni Carlos Arate, and then Colmenares pala, if they indeed hijacked the Bayan Muna authored law, wow, kailangan yung promote Bayan Muna authored law. Who cares? For emergency alerts, then they should be investigated. When we authored the bill, my intention was to help save lives, not to be used for vested personal interest of politicians, he said. Yan ang sinabi ni Colmenares. Eufemia Valdez, maraming pong salamat sa yung super chat. BBM full support for President, for President 2022, watching from California. God bless us all. Mga kaibigan, ito lang naman ang akin dyan. Very, very simple. Hindi ko na babasaan yung kay Zarate kasi walang kwentang comment yan as usual. Walang kwentang comment yan. Ito lang yung sa akin, mga kaibigan. Don't you think it's highly suspicious na kung kailan nag-file ng Certificate of Candidacy si BBM, eh doon naglabasan niya mga text na yan. Di ba? At mga kaibigan, wag niyo pong kakalimutan na ang text alert ay nakabase sa region. Per region po yan. Ibig sabihin, kung saan merong nangyayaring sakuna, doon ka makakakuha ng text alert. Bakit? For practicality purposes, mga kaibigan, for example, kung ang sakuna ay nanggagaling sa Batanes, bakit ako makakakuha ng text alert sa Maynila?
Ang weird, 'di ba, kung ganun. So, regional po talaga 'yan. Raquel Arquiza, maraming pong salamat sa inyong super chat. God bless you po. Regional po 'yan. Kung saan po may sakuna, doon nagbabagsak ng text alert. Regional po 'yan. Mga kaibigan, ako nga po eh. Nakatira na ako dito sa Maynila. Eh, hindi ako nakakuha. Hindi ako nakakuha ng text alert, mga kaibigan. Nung nakatira pa ako sa probinsya, kung sometime last year, and early this year, nung nakatira pa ako sa probinsya, dahil laging merong sakuna sa lugar namin, lagi lumilindol, yun, lagi, meron akong text alert. Tsaka kung may bagyo, yun, maghapon yun, text alert na text alert yun, mga kaibigan, tindi. Buti nga, ganun eh. Pero mga kaibigan, ito mukhang sobrang targeted eh. Targeted lamang yung mga taong nasa ganitong lugar, siguro kung sa ganitong cell site, doon binato yung emergency alert sa isang cell site lang, doon sa may malapit sa lugar na yun. Grace Hiroshima, maraming pong salamat sa inyo pong super chat. God bless you po. Diba? Binato doon sa nag-iisang cell site na yun, yung text alert, malapit sa Sofitel, chinyempohan, patapos na sa speech si BBM, pagkatapos sa pagkatapos, o blast natin yan. Blast natin yan. Kasi mga kaibigan, kung totoo pong may sakuna na nangyari, kung ito po ay galing sa gobyerno, eh ito nga nakaraan lang nalindol na nakakuha ko ng text alert, tatlo. During the lindol, tapos dalawang beses after. Ngayon mga kaibigan, medyo nag-research po ako dyan ng konti. Papakita ko po sa inyo yung akin na research. Kasi syempre, alam nyo naman tayo, ayaw natin ang haka-haka lang. Ang ginawa ko po, tinignan ko po yung batas na sinabi nila. Ito po yun. Yan. 10.06.39. Yan, ito po yun. Tama ba? Yung may sinabi ng mga, ano na yan? Mga pabida na yan? Tama, 10.06.39. Mga pabidang tagabayan muna para lang makapasok. Kasi kakandidatong senador to eh, si Colmenares eh. So, ni-research ko po yan. Okay? Ito po yung batas. Ngayon mga kaibigan, kapag po merong batas, ibig sabihin, meron kang implementing rules and regulations or IRR. May implementing rules and regulations. Ngayon, binasa ko po yung implementing rules and regulations. Ito po yun, no? Implementing Rules and Regulations of Republic Act 10639. Tama naman, di ba? Pare-pareho naman ho siguro tayo ng binabasa. Okay. Nalaman ko dito, mga kaibigan. Sa proseso, sa sistema. Huwag na yan. Kasi, ayan, dito na lang tayo sa guidelines. 3.1. In the event of an impending tropical cyclone, tsunami, earthquake, or other calamities, mobile phone service providers are mandated to send out emergency alert and warning messages at regular intervals. Number one. Number two, all warning agencies shall be the source of the emergency alert and warning messages, which shall be submitted to NDRRMC for validation and confirmation for transmission by mobile phone. Take note, sino ang magta-transmit? Mobile phone service provider. Sino magbibigay ng impormasyon? NDRRMC. Emergency alert and warning messages shall cover emergency announcements and up-to-date information from NDRRMC. Okay? The alert shall include up-to-date information, contact information of local government units, LGU-based, ha, mga kaibigan, LGU-based. So mga kaibigan, most probably, yung mga nakakuha ng emergency message na to ay mga taga Maynila. Nasa loob ng Maynila. Bakit? Kasi nandun ang Sofitel sa Maynila.
LGU daw nanggagaling. Okay, sorry. Contact information daw ng LGU and other agencies required to respond to the situation and other relevant information such as but not limited to evacuation areas, relief sites, etc., etc. Ito. Ito yung sasabi ko po sa inyo, 3.6. The emergency alert and warning messages shall be sent to all cellphone subscribers in the affected areas at any time whenever necessary. So, ibig pong sabihin, mga kaibigan, meron tao sa kung kanino mang telco. Hindi po ito galing sa NDRRMC. Hindi rin po ito manggagaling sa NTC. Meron pong tao sa kung kanino mang telco, tatlo lang naman yan, Globe, Smart at Dito, na nag-push ng ganitong message. Pangilinan, own Smart. Ayala, owns Globe. At syempre, Dennis Uy owns Dito. Simple lang naman yan eh. Tanungin nyo yung telco, sino yung nagpasend ng message na yan? Eh, sino lang ba ang may motibo sa tatlong yun? Dalawa lang naiisip ko eh. Pangilinan Ayala lang naiisip ko eh. Ang tanong, bakit sila pumayag? Sino yung tatanungin nyo ngayon sa Smart at sa Globe? At bakit sila pumayag na mag-send out ng ganyang klaseng emergency response message? Mga hayop eh. Ang dumi nyo maglaro. Ang dumi-dumi nyo maglaro. Sobrang dumi nyo maglaro. Sobrang dumi, mga kaibigan. Ang dumi nila maglaro eh. Mga kaibigan, hindi po yan manggagaling sa kampo ni BBM. Bakit? Sasabotahin nila sarili nilang kandidatura. Kailan pa merong politiko na gumamit ng emergency response system para kumampanya? Ngayon lang naman nangyari yan eh. Ngayon lang nangyari yan. At itong sinisisi nila Colmenares, ni Zarate, ay agad-agad kay BBM. Bakit? Meron na ba kayong probable cause? May ebidensya na ba kayo na si BBM ang may dahilan dyan? Wala na pong Sun. Ang Sun po ay pag-aari na po ng Smart. Akala nyo ba, ganun kami kabobo na mauuto nyo kami na manggagaling yan kay BBM? Mga kaibigan, ito, galing to sa kung sino mang kalaban ni BBM, for sure. For sure, mga kaibigan. Bakit? Kasi ganito mangyayari dyan, mga kaibigan. Naikinikinit ako na magkakaroon ng Senate hearing in aid of legislation sa paggamit ng emergency response system sa kandidatura. Gagawa sila ng batas, isisisi nila kay Pangulong Duterte at kay Pangulong BBM. Yung pagkakasala na yan, maghahanap ng peking ebidensya, maghahanap ng peking witness. Yun ang gagawin nila dyan, mga kaibigan, sigurado. Intay lang kayo. Intay lang kayo, mga kaibigan. Ganun ang mangyayari dyan. Magkakaroon na naman ng hearing in aid of legislation, tapos patatagalin yan hanggang May para may pag-usapan. Para may pasira sila, pag-usapan, paninira kay BBM. Paninira na naman kay Pangulong Duterte. At syempre, gagawing laman niya ng mga balita. Syempre, sasabihin, Bongbong Marcos, ayaw umaten sa hearing, ganyan. What the hell? So palalabasin nila ngayon, ayaw magpasabit sa hearing. Guilty siguro, etc. What the hell? Utuin nyo na naman kami.
Tapos sasabihin ng mga tao, i-cancel ang kanyang certificate of candidacy. Nandadaya si BBM. Martial law victims. O ill-gotten wealth. Ganyan-ganyan. Kumita na yan. Ginamit nyo na sa formally yan. Uulitin nyo pa ulit. Ah, hayop na to. Sorry, Lord. I'm sorry. Medyo napapa... Pero naman. Kalokohan na to eh. Kalokohan na to, mga kaibigan. Kasi kalokohan na talaga to. Woo! God, my God! Marami pong salamat sa 4,286 na nandito po ngayon sa ating live. Thank you very much. Nakita na natin to, mga kaibigan. May nag-comment dito, parang Plaza Miranda bombing. Parang ganun nga ang nangyari. Alam niyo yung Plaza Miranda bombing? Yung mga NPA, nag-ginranada yung meeting de avance ng mga liberal, tapos inisi kala Marcos. Ano, bakit? Dahil wala kayong makita na ebidensya na corrupt yung tao. Walang makita na may ginawang masama yung tao nung siya ay gobernador, nung siya ay congressman, nung siya ay senador. Malinis eh. Malinis ang record eh. Walang maiba to. So, anong gagawin? Gagawa ng issue. Gagawa ng chismis. Mga kaibigan, huwag niyo pong kalimutan ang atin pong mainstream media at ang oposisyon at ang CPP ay mga masters. Masters po sila of propaganda. Nakuha po nila ang skills ni Goebbels ng Nazi Germany. It's laughable, mga kaibigan. I'm sorry, natatawa ako ha. Kasi marami dito na pipikon pag natatawa ako eh. I'm sorry kung mapikon kayo, pero I'm not sorry kasi it's really laughable. Nakakatawa na lang talaga. Nakakatawa na lang talaga yung pinaggagawa niyo. And I can't believe that the Dilawans will take this seriously. Seseryosohin to ng mga Dilawan, mga kaibigan. For sure. Mga Dilawan, mga aktivista, seseryosohin to. Ah, tama. At CIA. Sorry, nakalimutan ko yung CIA. Baka nga utos din to ng CIA. Hindi natin alam. So, tatlo na pala siya. Aktivista, Dilawan, at CIA. So, silang tatlo. Yan. Ay, nako. Akala yata nila, mga kaibigan, walang social media. Akala yata nila, walang babasag sa mga trip nila katulad dati. Dati kasi, mga kaibigan, wala kang bumabasag ng trip nila. Ngayon, may mga bumabasag na ng trip nila. O ano ngayon ang gagawin nila? Paano ko na-trace back sa kanila lahat yan? Kasi mga kaibigan, wala hong negosyo sa matinong na may matinong pag-iisip na gagawin tong ginawa na to nang walang pahintulot ng isang taong mas malakas. Malabo namang si Pangulong Duterte yan. Malabo talaga. Magkaibigan niya mga yan. So kanino? O di sa oposisyon. Bakit? Ayala, oposisyon. Baka nga, kasama din si Razon dyan eh. Razon, oposisyon din yan. Kunya-kunyari lang kumampi kay PRRD yan nung umpisa, tapos eventually, lumipat ang allegiance sa Ayala. Kasi matagal na silang best friends eh. Pangilinan, alam natin ano yan, dilaw yan.
Huwag nyo na kaming utuin. Lumaban na lang kayo ng malinis. Wala namang mawawala sa inyo eh. Itong mga dilawa na to, akala nyo ba may mawawala sa inyo pag lumaban kayo ng malinis? Hindi. Wala. Walang mawawala sa inyo. Try nyo minsan lumaban ng maayos. Lumaban ng malinis. Walang mawawala sa inyo. Try nyo lang. Kahit once. Once lang. Okay lang ba yun? Anyway. Bang level eh. Anyway. Pinag-utos na ng COMELEC na hanapin kung sino yung mastermind yung emergency alerts na yan, ng ano, BBM emergency alerts na yan. Pinag-utos na rin niya ng NTC na hanapin kung sino yung gumawa niyan. Pero mga kaibigan, sinong unang tinuturo? Diretso kay BBM. Diretso kay BBM ang turo. BBM agad ang turo. Ganon sila katindi mga kaibigan. Ganon sila katindi sa kanilang mga kasinungalingan. BBM agad. Wala na tayong ibang sisisihin. BBM lang ha. Yun lang ang sisisihin natin. Wala na. BBM lang. Ganyan sila mag-isip. Ganyan sila mag-isip, mga kaibigan. Ang dumi, di ba? Pwede namang, I mean, pwede namang maglaban eh. Pwede namang magkaroon ng eleksyon na walang ganitong klaseng mga drama-drama. Pwede naman tayong magkaroon ng kampanyahan na walang, na ang labanan ay nakabase hindi sa history na minanipula ng dilawan. Pwede namang nakabase sa kakayanan talaga. Totoo kakayanan ng kandidato. Mga plano, plataforma. Pwede namang magkaroon ng malinis na eleksyon. Bakit ayaw na ayaw ng mga dilawan? Parang ano kayo, yung mga dilawan talaga, mga iba, ito napapansin ko na talaga, seryoso na to. Hindi, seryoso naman ako kanina pa. Pero, napapansin ko na talaga, na ang mga dilawan, parang ayaw talaga nila ng malinis na eleksyon. Ayaw nila ng maayos. Napansin ko na talaga mga kaibigan, ayaw nila ng maayos, ayaw nila ng malinis, ayaw nila ng, ang gusto lang nila yung magulo, yung pangit, yung madumi. Parang Manila Bay, inaayos ang Manila Bay, nilagyan ng dolomite, nilinis, nilagyan ng arko para magmukhang maganda, galit na galit. Parang yung Parex, gagawa ng expressway para mabilis ang biyahe simula Pasig, simula Manila hanggang Rizal. Pero galit na galit, ayaw nila ng progreso, mga kaibigan. Ayaw nila talaga ng progreso. Itong mga dilawan talaga na to, ayaw nila ng progreso. Totoo lang. Nakakainis. Ayaw talaga nila ng progreso. Sa totoo lang. Nakakatawa na nga lang eh. Parang hindi ko maintindihan bakit allergic na allergic ang mga dilawan sa progreso. Nung panahon ni Marcos, nagpagawa ng Bataan Nuclear Power Plant para hindi tayo magkulang sa kuryente. Nung umupo si Cory Aquino dahil pinatalsik si President Marcos, hindi ginamit. Naknang tipaklong. O di ano nangyari? 12-hour brownouts, mga kaibigan. 12 oras na brownouts. Sira ang ekonomiya dahil walang negosyong gustong pumunta sa Pilipinas. Yung mga negosyong nandirito na dahil may mga planta na sila, nag-alisan. Bakit nasisira ang mga makina? Mas mahal pang magpagawa dahil nasisira dahil sa kawalan ng kuryente kesa yung kita. Ngayon, mga kaibigan, ini-improve natin ang bansa. Inaayos ang Manila Bay, inaayos ang Pasig, inaayos ang traffic, inaayos ang krimen, ang ating safety, personal safety natin, tinatanggal ang drugs. Bakit ayaw nyo? Bakit parang ayaw talaga ng mga dilawan? Nagtataka na talaga ako. Ayaw nyo ng progreso. Kinukumpara nyo tayo sa Singapore, kinukumpara nyo tayo sa Malaysia, sa Indonesia. Eh kasi naman, ang Singapore, walang dilawan. Ang Malaysia, walang dilawan.
ang Indonesia walang dilawan, lalong-lalo ang Thailand walang dilawan, ngayon lang nagkakaroon yung mga black shirts. Pero very very recent lang yan. Ken Kulitz, Coach Jared, sama mo din ang Namfrel, Taing Dilawan sa Dayaan, sila kumikita. Shoutout sa mga workers ng Ortofruta Sub. Maraming maraming salamat, Ken Kulitz, sa iyong super chat. God bless you. Ayaw nyo talaga ng progreso, eh, no? Kayong mga dilawan. Ang gusto nyo lang, makaupo, magkaroon ng kapangyarihan, tapos nga, parang yung tulay na pinagawa ni Noynoy Aquino na nagiba, pero 12 million pesos yun, ha? Parang yung CR na mawalang divider, pero mga kaibigan, 256 yata, 250 something million pesos ang ginastos doon. My goodness. Yung flagpole, lintik na flagpole na yan na 10 million pesos. Hindi ko talaga naiintindihan, mga kaibigan. Yung MRT, maintenance na lang ng MRT. Sinamblayan nyo pa. Sakit sa bangs. Ang sakit nyo sa bangs. Tapos kapag nakipagdebate kayo, ang lakas nyo makatawag ng bobo, ng tanga. Wait lang, tingnan nyo nga yung pinagtatanggol nyo, yung tinatawag nyong best president ever. Grabe! Grabe! Yung tulay na walang ilog. Hindi ko talaga naiintindihan. Please, kung may dilawan na nanonood sa atin ngayon, paki-explain nga sa akin, bakit ayaw nyo ng progreso? Bakit ayaw nyo ng maayos? Bakit ayaw nyo ng maganda? Bakit ayaw nyo ng malinis? Ang gusto nyo yung maingay, yung magulo, yung maraming vandal. Di ba, ganyan sila, yung nagbabandal yung mga aktivista, ibagsak, ganito-ganito, puro. Tapos, ayusin. Tapos, mabandal na naman nila. Art daw yun. Nilagay nyo na lang sa ano, sa what do you call this? Inilagay nyo lang sa canvas para matawag talagang art yan. Grabe, ibang level talaga. Ibang level talaga kayo mag-isip, kayo mga dilawan talaga kayo. Paki-explain sa akin bakit ganyan kayo mag-isip. Kasi hindi ko talaga maintindihan. Yung progresong gusto nyo, yung progreso on your terms. Anong terms yon? Hindi namin alam. Ang gusto kasi namin, kaming mga hampas lupa, yung progreso na nararamdaman namin, na lumuluwag ang kalsada, nakakabiyahe kami ng maayos, yung buying power ng peso mas mataas. Yung kasi ang naiisip namin eh, na progreso, may trabaho 40 hours a week, may mga kumpanya na nag-i-invest sa Pilipinas. Yun ang gusto ho namin. Progreso na nararamdaman namin. Makakakain kami 5 beses sa isang araw. Yes, 5 beses. Kasi tatlong major meals, 2 merienda. Alam nyo naman tayo mga Pilipinas, Pilipino, minsan 6 pa. May midnight snack pa yan. But anyway, yun ang gusto namin. Yung nakakalakad kami sa kalsada nang hindi kami kakabakaba na may adik na biglang manguhold up o sasaksak sa amin. Yung naglalakad na pupunta, sasakay kami sa mga kotse namin na hindi kami nag-iisip na baka may mag-riding in tandem sa amin. Simple lang naman ang gusto namin sa buhay. Gusto namin ng magandang beach, malinis na dagat, malinis na pagkain. Hindi naman kami naghahangad ng sobra-sobra. Mahirap ba 'yun para sa, mahirap pa intindihin 'yun para sa mga dilawan. Hindi ko talaga maintindihan, mga kaibigan. I mean, medyo na off topic ako ng konti, pero simple. Ikukumpara natin 'yung sarili natin sa mga maayos na bansa.
Eh kasi yung mga maayos na bansa na yun, eh merong working opposition. Yun po ang meron sila, mga kaibigan. Hindi naman, lahat naman po ng bansa may opposition eh. Pero sila, meron silang working opposition. Ano ibig pong sabihin ng working opposition? Yung kakulangan ng administrasyon, pinupunuan ng opposition. Hindi po sita lang ng sita. Yung sita lang ng sita, mali ka. Hindi po ganun ang opposition nila. Ang opposition po nila, mga kaibigan, eh kahit pa paano, di ba? Ipapahiya nila yung administrasyon. O kami, ito na nagawa namin. Kayo, anong na nanggawa nyo? Wala pa, di ba? Ganun. Sabi ni Carlos Castro sa Japan. Yes, sa Japan, ganyan. Working opposition, meron sila. Medyo carried away ako ng konti. Pasensya na po, mga kaibigan. Ay, nawa. But anyway. Ang hirap tapusin. Paano ba natin tapusin to? Alam niyo, mga kaibigan. Ito pala, may bago akong narinig. Narinig pa lang naman. Ayon sa bulong sa akin. Ayon sa bulong ng isang very, very, very reliable source. Dalawa po sila nagsabi sa akin. Meron daw pong magfa-file ng kanyang certificate of candidacy for vice president independent. This Friday. Ngayong Biyernes po, mga kaibigan. Ngayong Biyernes. Hindi po si Chris Aquino. Pero meron pong meron daw magpa-file ng vice presidential certificate of candidacy. Pero independent. Independent po. Abangan ang susunod ng mga kabanata. Abangan po ang susunod ng kabanata, mga kaibigan. Hindi ko pa pwedeng i-disclose kung sino eh. Pero, abangan na lang natin, mga kaibigan, ang mga susunod na kabanata. Pa-excite ka, sino yan? Nya Chris. yun ang info na nakarating sa akin ha. Dalawa pong source ang nagsabi sa akin. Dalawa pong source. Yun ngayon ng bulong-bulungan sa inner circle. Sana matuloy. Sana lang talaga matuloy. Parang ano, parang sinabi ni JP Ino, ni Kuya Juan Ponce Enrile. Yun lang yung narinig ko din sa aking mga source. Very reliable source, mga kaibigan. Sana matuloy. Yun na lang po ang iniisip ko. Sana walang magbago from today. Alam mo, araw ngayon, Wednesday. Wednesday na mga ngayon. Parang Wednesday na nata ngayon eh. Thursday na. Kasi past 1 o'clock 12 o'clock na starting today Thursday, sana wala magbago hanggang Biyernes kasi basta sana talaga matuloy. But anyway, mga kaibigan, hanggang dyan na lang po muna tayo for tonight, mga kaibigan. At I hope you enjoyed our live for tonight. Medyo maikli lang tayo ngayon dahil sa topic lang. Pero actually, pwede ko pa itong hatiin bukas. Siguro, hatiin ko to bukas. Isang tungkol dito sa speech ni BBM, tapos isang tungkol sa, what do you call this? Sa
fake news, 'di ba? Fake news. Itong gulong ginawa nila dahil diyan sa emergency broadcast na 'yan. Pero ayun, dami nagtatanong, sino na? Gibo 'yan. Chris Duterte, Gibo. Romualdez, Gibo, Sara, Voltes 5. BBM Sara, Manny Pacquiao. Anyway. Basta. Hindi ako pwede magsalita eh. Hindi pa pwede. Hindi pa ho pwede. Pag nangyari na, yun, pwede na. Alam nyo naman tayo, mga kaibigan eh, kapag gustuin ko mang sabihin, hindi pwede. Hindi talaga pwede. So, don't forget to join us again tomorrow. Okay? 11:15 p.m. Sa mga kaibigan po nating OFWs, God bless your day. At sa mga nasa Pilipinas, God bless your rest. At I'm looking forward to see all of you again tomorrow. And God bless all of you. And I'll see you in our next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See you all tomorrow.